event ng PSV sa Davao, naka-pay-per-view. Shernan, hindi nagustuhan ang ginawa ni Romano at reaction ni Lipram sa pag-call-out sa kanya ni EJ Power. So tara. Kahapon nga nagbigay ng pahapyaw ang liga ng PSP kung saan sinabi nilang meron silang announcement na good news. At ito nga lang umaga, nag-post ang founder ng PSP na si Mr. Pibus at sinabi nila magkakaroon ng pay-per-view ang event ng PSP sa Davao kung saan mangyayari ang semifinals ng Mater Mayaman. Good news nga ito, lalo sa mga kapatid natin mga nasa ibang bansa o mga nasa Pilipinas na hindi makakapunta sa live. Ito ang buong detalye ng pay-per-view ng PSP sa Davao. Kababayan, may good news. 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 May good news ang pangil sa pangil. Bukas, abangan. 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 May good news ang pangil sa pangil. Bukas, abangan. Oh, oo guys, tama mga narinig nyo na balita at mga nabasa nyo na balita. May pay-per-view sa battle namin sa Davao sa PSP. Yes, yes, yes! For only 100 pesos, pwede ka nang manood sa lahat ng laban guys na nasa lineup. Pwede mo nang mapanood sa cellphone mo live yung battle ni Shay versus Sixthreat, Mot versus Lanceta, Sack versus Pistolero, laban namin ni Don Pao at marami pang iba, diba? So, alam nyo na guys, nasa caption yung link, yan yung link ko, mag-register kayo dyan. Napakadali lang ng proseso, 100 pesos lang guys. Napakadali lang mag-cash in, kasi alam ko naman marami sa inyo nakatry na mag-cash in sa mga scatter-scatter. Pero walang sugal dito guys, so 100 pesos lang, madali lang siya, i-cash in. Tapos pag nakapag-register ka na, send mo yung screenshot sa akin para shoutout kita sa paparating na battle. Yun lang, ako si Jay Black ang nagsasabing kita-kit sa live. Ra-ra-ra. At sa kabilang balita naman, sa wakas nga ay gaga ng pinanga. Itong paparating na September 14 ng Sabunutan sa Sunugan. Tournament ito kung saan ang magkakampiyon ay makakuha ng 100,000 piso. Ang main event nga dito ay kaabang-abang din dahil dalawang solidong PMC sa kasalukuyan. Luna mula sa FRBL at bumabattle na din sa Motus. Let's go! Tournament na pala! Kaya talagang nag-ready ako. Tapos pagdating ko sa venue, ito lang madadatnan ko. Di na ako bata. Mukhang maling tour yung tour na napuntahan ko. Kasi bakit dito sa tour na may guide ako? Round one game! Laban sa kilala nyo na, syempre Luxuria. Kasi rhymes mo tangina, parang pang-prep pa nursery. Sulat ko sa akin talaga, hindi ito pwedeng forgery. Pa nag-perform pang opera, parang emergency surgery. Iba yung rain na rinahan sa tunay na queen ako si Freddie Mercury. At sa kabilang balita pa, sa labang EJ Power vs Romano nga, ay naging maganda naman ang kinalabasan ng laban. Pero maraming napailing sa round 3 ni Romano dahil napakasalbayan ito. Kahit si Shernan nga na mismo niyang kagrupo, hindi nagustuhan ang ginawa ni Romano. Game. Sa pa game. Tutok may camera ko, Yakes. Sama para sa inyong kaalaman. Ayan, sa ngayon ha, ito naman opinion ko to at gusto ko to, no? Hindi porket gusto ko ay maaapektuhan na yung buong battle rap community. Ako hindi na ako pabor sa ganyan, yung kailangan pa ipakita yung mga mahal sa buhay. Hindi na ako pabor dyan. Pero hindi ibig sabihin nun, ayun na yung base yan ng battle rap. Ito yung opinion ko. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang gusto. Pero hindi ko trip to. Kung may nakita na akong larawan. Pakinggan nga natin. Mahilig to mamersonal men eh. Wala akong pakialam sa panalo basta masabi ko sa'yo. Ganong kakupan men. Para sa inyong kaalaman, ito si EJ. At ito yung nanay niyang si Telma Florentino. Tama. Tama! Tama yan! Hindi pwedeng hindi! Paano na? Ha? Pero sa isang banda, sa battle rap, medyo ang kupal na nito. Na kumbaga putang ina, ang kupal na nito. Ha. Pwede naman gawin ni Romano yun eh. Labas na tayo kung ano gusto niya eh. May mga taong okay lang yan. Tang ina, battle rap yan eh. Pwedeng mandamay. May mga taong hindi rin magugustuhan yan. Pero dahil ginawa ni Romano yan, ang kupal nung ano nito, parang tang ina, wawasakin kita. Wow, yung round 3 na isip ni Romano is pangwasak talaga. Gusto niyang saktan yung damdamin ni AJ. Wala tayong pakialam doon.
labas na tayo doon kung anong gawin niya, hindi natin pwedeng diktahan si Romano. Pero ako, hindi ko gusto yan. May mga taong gusto yan, may mga tao ring ayaw. Ayun lang naman. Dahil hindi porket ayaw ko, ayaw nila, basihan na yun ng battle rap. Basihan na yun ng opinion. Stella! Oh, bata pa yan. Takay na neto ni Romano, gago. Stella, men! Pwede na ako magpigil dyan. Hindi naman ako tulad ng army na... Okay, pero dapat di mo pinakita yung picture. Ito na para mag-step up lang sa turna, magdadaman to siya ng kano. Ang ina mo, Romano, ang kupal mo. Ano to, dark side na ni ano to, dark side ni Romano to. Ayun nga, sabi niya nga, wala siyang planong manalo, gusto niya lang manakit. At kalayaan niya yan. Lahat pwedeng gawin dyan. Sabi nga ni Enigma at ng iba pa, kanya-kanyang kalayaan yan. At dahil may kanya-kanya tayong kalayaan, may kanya-kanya ding opinion kung sino yung makakapanood. Tignan mo! Tignan mo! Tang ina, dinideliver pa ng ano, pandemonyo. Malakas, malakas din naman yung round 3 ni Romano. Doon sa battle rap na ano. May pagka-desperadong galaw, pero battle rap, technique niya yan. Ito, tingin ko, ito yung walang yung round 3 ni Romano sa nagawa niya. Walang yato. Pero kalayaan niya yan, kalayaan niya yan. Lahat pwedeng gawin dyan, kalayaan niya yan. At hindi, at may kanya-kanyang opinion nga. Yun. Kinakantot siya ng stepdad mo pag may training ka sa kampo. Tangina. Kawawa naman si EJ. Walang nga. Buntis siya ngayon, di ba? Buntis siya, tol. Kawawa naman si EJ. Kay Jonah may hindi siya nalalaman. Habang siya gumagapang sa gubat ni Jonah may ibang gumagapang. Ganun ba yun? Ang walang ya ng round 3 ni Romano, ang walang ya. Hindi, wala akong against sa ginawa niya. Hindi ko lang trip. Pero bahala si Romano dyan. Malaki na si Romano. Kung anong gusto niyo gawin, lahat tayo dito. Kung anong gusto nating gawin, pwede nating gawin. Pero yun nga, hindi ko trip yun. Yung round 3 niya. At sa uling balita, nireview na nga din ni Lipgram ang laban sa pagitan ni EJ Power at Romano. At kahit siya ay napabilib sa ginawang mood ni EJ sa laban. At sa pag-call out nga ni EJ Power sa kanya, ito ang reaksyon ni Lipgram. Pati tagasulat mo mapapasabi ng EJ! Proud na ako sa narating mo na nayon! Ano, Lipgram? Yeah! Bias mo sa isa buhay tong tatangatangang to? 3GS! Yun ay inambag nyo na barats! Napakawak nyo! Ba't nyo ba ito sinusulatan, ha? Kasi baka magtampo? Baka maubusan kayo niyan pag kayo na talaga yung kaharap ko. Ooh. Analogy na Let's lang. Go! Ayan, ano yun, parang... Ano kasi sa 3GS talaga given na yung... Ia-angulo yung sulatan angle, eh. Pero ang ganda ng sinabi ni EJ doon na baka maubusan kayo niyan pag ako na mismo kaharap nyo. Gandang call out nun. Alam mo? Kayo ni Jay King, meron kayong comparison. Yung anak mo kamukha niya, yun yung comparison. Ang ganda nun. Anyway, dahil na comparison, dyan comparison. Ginawa ko naman yan kay Apoc, yung compare sa compare. Kaya pala gusto mong makalaban, ha? So para sa inyo kung mangyayari nga in the future, ang Lipgram vs EJ Power, kanino kayo dito? At sa edisyon ng PSP na pag pay-per-view sa event sa Davao, anong masasabi nyo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.